ng mga kapatid natin, actually po, parang hindi ko po matim na hindi ko sabihin yung mga nangyari sa akin. Alam niyo po, ako isang Katoliko. Noong may kaibigan po ako na nasa membro ng Iglesia ni Manalo, ako po ay napasama doon sa kanila at doon ko po nakita na kapag nagpuntabal kayo doon, iwalay ang babae sa lalaki at kailangan magkaroon kayo ng donasyon. At inanto ko ako sa totoo lamang noong pumunta po ako. At noong pumunta naman po ako dito at sinama po ako ng aking kaibigan, si yung aking anak na si Joel, hindi ko po malaman yung aking pakiramdam sapagkat muna pa lamang po ay nakita ko yung samahan po ninyo, yung respeto, kasi pag sinabi mo respeto, ando na lahat eh. Ando na yung pagmamahal, ando na lahat yun. At dito ko lamang po nakita yon, yung respeto ng bawat isa. Kaya ako po ito sinasabi sa inyo dahil sa, hindi naman po ako, ilang beses na rin po naman akong napunta at nakinig sa mga salita ng Diyos at nakikinig po ako bago matulog kay Brother Eli. At ako po ay nakapag-desisyon. Ayaw nga po maniwala sa akin si Joel, na sabi kong anak, buo sa aming puso na ako'y aalinap sa inyo na. Nasa puso ko na po yun sapagkat sa totoo lamang po, dito ko lang po talaga naramdaman ang pagmamahal. At ulumin po ng Diyos na matuloy sa susunod na linggo. Ito po ang hinihintay ko. At asahan niyo po na makakasama niyo po talaga ako lagi at lagi tayo magkita. Nasa puso ko na po yun. Marami pa po ako dapat sabihin. Kaya lang, alam niyo na po, basta nanggaling ko sa puso at isipan, yun lamang po ang pagmamalaki ko sa inyong lahat. Talaga, sigurado na po ako. Isa pa po, ang hindi ko lang nagustuhan kasi sa Katoliko, ang mga pari po, hindi rin po ako nagsisimba. Ang mga pari po kasi, noong unang mga nagpumunta ako sa simbahan, kapag nakikita po ako, ang sermon nila, pag nakikita ko honor, nawawala na unong sermon na totoo para sa mga tao na dapat sabihin. At saka kung bakit kinakailangan ang mga pari ay sumali sa dapat salihan. Katulad ng mga nangyayari po ngayon, hindi ko na lang po mababanggitin, pero hindi ko po gusto yata yung ginagawa nila na dapat pagkasundo nila ang mga tao, pinag-aaway pa ho nila. Yun lamang po. Kaya ako po,
ay katulad si Suna. Nakakawala na po ako dun sa pagiging katoliko. Maraming salamat po. Salamat at salamat sa iyo, salamat sa Diyos, sa lahat. Siguro pwede kitang tawagin kapatid na Nora o no? Opo, Brother Eddie, opo. Maraming salamat po sa pagmamahal na binibigay ninyo po sa akin at sa lahat ng mga kapatid natin na narito ngayon at sa kanilang nila mahal. Walang maraming masasabi, masasabi ko lang sana ingat ang nga ng Panginoon. Alam ko na marami ka ng dinaanan sa buhay, marami ka ng hangutasan, marami ka ng nakilala ng tao, hindi ka na tanga lukos sa buhay. Maski sa religion, maski sa politika, maski sa showbiz, siguro hindi ka na po pwedeng ituring pakulela sa kaalaman sa lahat ng areas ng buhay. And you have the those experiences that we prove na hindi ka pwede basta-basta lukuhin, hindi pwede basta-basta kayain, o kaya i-persuade. Salamat sa Diyos sa mga narinig kong sinabi mo. Unang-una, naniniwala ako ang Diyos at tumatawag sa tao. It is God's calling that will be felt deep within our hearts. At yun ang ating mararanasan kung sinabi ni Apostol Pablo na sa ikalawang Tesalonica 2:14, ang sabi ko, sa kalagayan ito ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon, sa kalagayan ito ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo talaga ang tumatawag sa tao. Yung aral ng Diyos na narinig mo, na naniniwala sa isip mo, yun ang gumagawa ng paraan para matawag ang tao.